Isang makakalikasang araw po sa lahat at nagpapasalamat ako na ako'y naimbitahan sa inyong launching ng SIDHI program ng UPD NSTP. Ako po si Rodne Galicha ng Living Laudato Si Philippines at the same time ng Aksyon Klima Pilipinas. At meron din po kaming pinakabagong affiliation, yan po yung EconoMedia, isang news and information institution na nagpo-focus sa kwento ng ating mga kababayan at ng kalikasan at ng pananampalataya. Ito yung EconoMedia. Ako rin po ay nandito sa Sibuyan Island dahil mayroon kaming grassroots organization na Bayay Sibuyanon Inc. Ito ay isang organisasyon na ang main task ay biodiversity conservation and at the same time human rights, no? Pagprotekta sa karapatan ng tao, lalo-lalo ng mga katutubo. At syempre for sustainable development, likas kayang kaunlaran. Ang nandito po ako, of course, sa harapan ninyo dahil pag-uusapan natin ng isang issue na malapit sa aking puso, yung issue ng climate change. Ang issue ng krisis sa klima, ang issue ng tinatawag na hustisyang pang-klima. Kamakaila lamang po noong Saturday ng gabi ako'y dumating ng Pilipinas galing sa Europa. At sa ngayon ay nasa Romblon na po ako dahil pagdating ko mula sa Europa noong gabi ng Saturday, umaga naman ng Linggo ay bumiyahe ako papunta ng Lucena para bumalik naman dito sa Sibuyan Island. Dumating ako ng Monday at kahapon ay nagkaroon ng malaking gathering, pagpupulong, mobilization upang tutulan yung isang proyekto na makasisira sa isang parte ng aming isla, lalong-lalo na sa mga kagubatan at kabundukan, yung issue ng pagmimina. Dahil puputulin nila ang puno at babalatan yung bundok, yung kalupaan, kukunin yung nickel ores. At sa amin, dahil sa napakalit ng isla namin sa gitna ng Pilipinas, no, if you fold the map of the Philippines twice, both horizontally and vertically right at the middle, yan yung aming isla, yung Sibuyan Island. They say it's the Galapagos of Asia. But the biodiversity, flora and fauna are very, very rich. It's a biodiversity hotspot. And almost every year ay mayroong bagong species ng either flora and fauna na na-discover at pinapangalan sa aming isla. Palagay niyo po siguro naging sikat ang Sibuyan Island dahil sa Princess of the Stars. Tama po yun. Noong 2008, lumabog po dito yung Princess of the Stars at maraming tao ang namatay. No? Pero hindi lamang sa paglubog ng Prince of the Stars naging problema namin dahil yung Typhoon Frank during the time ay malaki ang pinsalang na idulot sa buhay at kabuhayan ng mga taga-isla. Sabi ko nga, nang galing po ako sa Europa, lalo dahil yung isang objective doon ay sumali sa isang pagpupulong. Ito po yung every year na pagpupulong sa mid-year. Ito yung tinatawag na intersessionals, no? And then pag-prepare sa mga mas malaking pag-uusap o negosasyon ng mga bansa under the United Nations Framework Convention on Climate Change na nangyayari naman at the end of the year. So yung intersessionals ay middle of the year. Dito pinag-uusapan o nagpre-prepare kung ano yung mga prioridad na pag-uusapan. At isang napag-uusapan doon sa Bonn, Germany ay ang loss and damage. Ano yung loss and damage lalo sa climate change? Yung loss and damage po yan ay yung kung paano magkaroon ng mekanismo upang mabigyan ng kaukulang tulong o ayuda o pondo o kung ano paman ang mga bansang naapektuhan ng krisis sa klima, no, lalong-lalo na dahil sa historical na mga damages, no. Pero hindi lamang historical damages dahil sa krisis sa klima yung pinag-uusapan, yung present pati yung future because of the global climate crisis. At ang mas malaking responsibilidad diyan meron ay yung mga bansa na nagbuga ng mas maraming greenhouse gases tulad ng carbon dioxide, nitrous oxide, at syempre yung methane. At because of that, kumapal yung concentration, no, ng mga greenhouse gases sa ating atmosphere at yung extra heat ay hindi na makalabas. At dahil nga dyan ay nagkaroon ng global warming. At sabi nga natin, yung global warming ay hindi lamang isa ito, no, sa mga nararamdaman natin. Dahil ang global warming may epekto yan sa iba't ibang mga prosesong
pangklima, proseso sa ating kalikasan, natutunong yung mga yelo, nagkakaroon ng mas matinding mga bagyo, hindi lang signal number 1, 2, 1, 3, but signal number 4 and 5, maraming karon super typhoon, yung intensity ay lumalaki. Pero hindi lamang yung nararamdaman ng mga maliit na bansa, kundi malaking bansa na rin. Pero karamihan sa yung brunt ng climate crisis ay naramdaman ng mga most vulnerable countries like the Philippines. So, ang Pilipinas, naalala ng typhoon Haiyan, ay marami ang nawalang buhay at kabuhayan. At yun nga, pag sinabi natin na pagbuga ng mga greenhouse gas, ang Pilipinas napakaliit lang. Pero ang pinagtataka natin na konti lang yung ating na i-contribute doon sa global greenhouse gas emissions, mas tayo ang sa-suffer na nasa circumpacific belt of fire tayo, nasa typhoon ring, kaya tayo ang laging nabibiktima ng mga, at kaya meron tayong tinatawag ng mga losses and damages, no? Losses, buhay at kabuhayan, damage sa ating mga properties at even sa ating health, no? Even mental health, emotional health, and even sa ating physical health. So, ang Aksyon Klima Pilipinas po ay siya yung kumakausap sa gobyerno, siya rin yung kumakausap sa iba't ibang mga sektor upang maipaabot, no? Lalo sa mga pulisiya at sa mga aksyon kung ano dapat ang mangyari at pagkilusan, lalong-lalo sa mga galing sa grassroots organizations at sa mga komunidad. Kaya pinag-usapan natin ngayon yung tinatawag na climate justice, yung hustisyang pangklima. Ano nga ba itong hustisyang pangklima? Ito ay nag-ugat sa tinatawag din nating environmental justice, na yung mga most vulnerable, yung mga mahihina, yung mga maralita, yung mga tinatawag nating walang access doon sa political power, walang access doon sa mga sa yaman, at sila yung naapektuhan nung mga exploitation ng natural resources, ng extraction, no, ng mga minerals, ng extraction ng mga fossil fuels. Pero sila na yung inaabuso yung kanilang natural resources, sila pa rin tulad ng Pilipinas ang nagsasuffer ng epekto ng krisis sa klima. Ano nga ba tong climate justice, no? Sabi nga nila, merong climate debt, may utang yung mga malalaking bansa na naging cause ng malaking greenhouse gas emissions at thereby nagdidin sa krisis sa klima na dapat pagbayarin, no? Dahil meron silang utang, no? May climate debt sila, na yung climate debt, ito yung tinatawag natin na dapat meron tayong magandang klima at ninakawan tayo ng karapatan sa isang malusog, balanse na environment, na ekolohiya, ma-enjoy natin yung magandang klima. Pinagnakawan tayo, hindi lamang ng ating resources, kundi ng ating karapatang mabuhay at ating karapatang magkaroon ng maganda at safe na buhay, no? So, yung climate justice ay napakalalim nito. Napakalalim yung kanyang pinag-ugatan. Hindi lamang sa environmental justice, kundi lalong-lalo na dahil we suffer a lot when it comes to the climate crisis. Kaya, no, ako ay nanggaling sa isang isla, tinatawag na Sibuyan Island. And dito nga, maliit na isla lang, ay maraming nangyayari, no? So, I come from a small island in the Philippines called Sibuyan, no, in the province of Romblon. At ako'y lumaki sa isang coastal area where early in the morning with bonfire, no, yung bonfire sa tabing dagat. We usually waited for fishermen with their fish catch, hoping to be given free squids or small fish. And malabos ang maraming taon na realize ko na about 24, no, large scale mining companies were destroying our island, but we peacefully fought for our survival, and one of my colleagues was shot to death. And in 2008, I found myself in front of the CEO and board of directors of the world's largest nickel mining company, and nag-appeal kami to each and every shareholder na dapat i-withdraw nila yung project, yung agreement nila. And we were successful. Ang tanong ay, we may be successful now. We stopped here in the island the construction of a national project which will cross a protected area in our island. And together, we may have stopped many balloon drops. Kung naalala niyo sa Okada, na kami din yung nag-lead noon, yung maraming thousands of balloons. So we stopped that, no? The world's shortest online environmental campaign. And, you know, we may be facing a pandemic until now, and there's a seemingly temporary pollution relief. At ito, kwento ko na ito lagi, no? Sinasabi ko lagi itong kwento na ito sa mga kaibigan ko at sa mga talks ko, no? You know, we are facing this ecological crisis, no? Greater than mining, no? Nako,
and greater than unsustainable infrastructure, greater than climate change. And this is an existential crisis, an identity crisis, which we forcefully separate ourselves from where we come from. That it is as if we own everything, that smaller islands like ours may be owned by those who have the political power and wealth which controls. Dito sa Pilipinas, nandun ang Typhoon Haiyan, no? And we speak of climate inaction. We speak of injustice and apathy and irresponsibility. Though with all the suffering, no? Sabi natin enough with this madness na. And tinatanong natin kailan sila makikinig. When there will be no people anymore to listen to dahil wala nang buhay, wala nang kabuhayan. When our voices now are buried with the rubble left by storm surges and strong winds. And yun nga, bakit kaya? This is the price of carbon, no? And we are confused. Why are we the ones suffering and paying almost every year for the cost of carbon? We continue now to seek climate justice. And with that, climate debt must be settled. We need to send the message, sound the alarm for climate emergency. And you know, hindi lamang ito change of mindset or change of lifestyle. And there's a much needed urgent action. Yes, of course, change of mindset. But there's a need to recognize, no, that what we are and our bodies and all what we have are from nature. And once we destroy the very source of our lives and life is we're killing ourselves. Pero yung root cause dapat nandun, tinitingnan natin of all these turmoils. No? Ano yun? Greed. Yung profit for the sake of the few, sacrificing the integrity of our fragile ecosystems, of our fragile climate. But you know, with our vigor and with our idealism, we continue to stand in front of many states, of many countries, no, of many financial institutions, boards and shareholders, their CEOs, to urge them not to finance this crisis. Now we need to level up. You know, we need to look more deeply at how we spend our money and how we fund, you know, these industries. Is it for needs or is it for wants? No. Where do we invest our money? What kind of industry? Will it harm the earth or make it better? Would it pollute the air na ating hinihinga? Would it poison yung mga pagkain natin na kinakain? Would it harm the lives of our children or our children's to in the years to come? No? You know, the norm is balance. The new norm is sustainability. We need to learn from the wrongs of the past to adjust our needs at the present while not compromising the capacity of the next generation to survive, to live. And right at this moment, sustainability is the new revolution. No? And we need to stop patronizing products and services harming our planet. We need to invest more in the care of our common home. Napakaraming tayong suliranin na kinakaharap, yung mga unos at panganib. Pero paano nga ba natin harapin ng mga ito? No? Sa mga Pilipino, karanasan or experience is very important. At yung naranasan, nararanasan at mararanasan, no matter what the terminology is, understanding of and response to climate change is contextual. In you know, which language and communication play a significant role. And we are all aware, you know, that there are new phenomena affecting our lives, but the challenge remains for preparedness, kahandaan, no? Okay, recognition of experience, okay, karanasan, lessons learned, and science, o kaalaman, correct science, no? Kaya this will lead to a life of resiliency. Ang tanong nga, are we resilient? Ano yung resiliency, no? Siguro sa level ng pagkamatiisin, pagkamalikain, bravery, katapangan, pagsama-sama. Pero ang tanong doon, may kakayahan at kakayanan ba? Maaaring hindi. Ito yung hamon sa atin, lalong-lalo na kung kulang sa pagkukunan, hindi maayos na kahandaan at pangkalahatang pamamahala. No? Ang resilience, actually, hindi masusukat sa pagharap sa unos at pagbangon nito. No, walang resiliency sa propaganda, walang resiliency na sa simula pa lang napakaraming fake news mula sa mga nasa poder, walang resiliency kung hindi natututo sa karanasan, hindi tama ang kalaman at hindi akma ang kahandaan, lalong-lalo na kung ang panganib ay malayo sa ating inasahan. Pero alam nyo, simula pa lamang ng paghahanda at pagpaplano sa mga parating, naging bahagi na ba ng mga ito ang mga mamamayan, no, sa kalunsuran at kanayunan. Pero syempre, salamat sa mga scientists ng pamahalaan at akademya, no, sa civil society organizations, people's organizations, mga katutubo, indigenous people's communities, at sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na nagsasagawa ng tunay na mga pagkilos upang magkaroon ng resilient communities. Pero alam niyo ba, huwag natin gawing palusot ang konsepto ng politicized resiliency. Kailangan pagbayarin at panagutin ang mga naging dahilan ng mga nagpalala sa diligyong dumarating at paparating tulad ng krisis sa klima.
resiliency, ito na lang, no? Katumbalikwasan. Hashtag katumbalikwasan. Ka, kasama ang lahat mula simula sa pagpaplano at paghahanda, ang iba'y maaaring matumba o matutumba, ang iba na may matumutulong sa pagbangon upang mapanumbalik ang isang mas ligtas at masaganang buhay. Sabay-sabay ang pagbalikwas sa gitna ng unos, sa pagharap sa anumang panganib, sa pag-iwas sa mga kamalian ng nakaraan at wakasan ang kakulangan at kawalan ng pagkatuto sa karanasan ng may tamang kaalaman at akmang kahandaan. 3. Kawalan ng pagkatuto sa karanasan, walang tamang kaalaman at akmang kahandaan. Kaya tatlong napaka-importante, no? Karanasan, kaalaman at kahandaan, no? Kaya sinasabi ko lagi ito sa mga kabataan, to the young people, you are not the future of this country anymore because you are now the now, securing your present. We need to learn from the lessons of the past. I'm always telling this to everyone. You know, learn from the lessons of the past to address the challenges of today. And with your vigor, with your idealism and zeal, you are the now shaping the future you wish, you want, you need to survive. You need to sustain your being now. You know, and sustain that resistance to a system undermining your idealism, undermining your wish for justice, your power. No, because in resistance, there's action and change. You need not to be afraid. And all this, I always tell this to the young people. I may not be speaking in behalf of the older and elder generations, but I tell you solemnly, I am sorry for this not so good now. But let's work together, no? As we need an inclusive intergenerational approach. Bata, matanda, lahat, for the care of our commune, for the care of our planet. We need to use our creativity, our bravery, our idealism of what, you know, of what we've learned, you know, and the technology are familiar with. We need to learn more and discover science, but you know, maintain relationships, maintain human relationships, because we have the heart. You have the heart. You have the strength. You have the faith. You have the now. Continue hoping, continue believing, and sustain that action. You need to sustain that resistance. Kami dito, we may be living in small islands like Sibuyan Island, with those giant waves, you know, eating our lands and the strong winds destroying our abodes, our houses, dividing us. But truly we say, dito sa Romblon, let the seas that surround us and that breeze we are breathing in, the calmness of ripples reaching our shores and silent whispers of the wind, unite us all. For climate justice, mga kapatid, patandaan natin ito. Yung climate justice, maraming mga ways to may makonteksto to define that. Tandaan nyo yung tatlong to. 3 principles. There should be distributive justice. Ito yung distributed justice. This refers to the allocation of burdens and benefits among individuals, nations, and generations. Ito ay yung distribution ng goods na nagbe-benefit doon sa mga nangangailangan. Number 2 is procedural justice. This refers to who decides and participates in decision making, no? Ito yung fairness of processes, procedures, inclusivity, and regulations that govern decision making. And number 3, recognitional justice. Pagkakakilala. This refers to the equitable legitimation of all racial, ethnic, gender, cultural, and social identities. Na kumikilala, it recognizes the unfair and unjust effects to the marginalized communities. At kinikilala din yung adaptation, the adaptation and resources needs of marginalized communities and their rights to express such, no? Sabi nga ng United Nations on Human Rights, climate change threatens the enjoyment of all human rights, including the rights to health, water, food, housing, self-determination, and life itself. Climate change is man-made. It is a result of policy choices that breach the affirmative obligations of states to respect, protect, and fulfill human rights. And these policy choices are harming millions of people now. More than ever, the time to act is now. Climate justice is not just an environmental issue. It is a people's issue that we must solve urgently and decisively. And in behalf of Living Laudato Si Philippines, discussing all this, our statements, thank you so much. In behalf of Aksyon Klima Pilipinas, thank you for listening, and mabuhay ang Pilipinas.